So hello, what's up guys? Again, it's Ricky Newton here on YouTube, Mixed Content Repair Tutorial. So ngayon, ang ituturo ko sa inyo is ayusin natin ito ating welding machine. So napakatagalan nito. Model niya is yan, MIT-320. Yan. So 3 months na to dito sa akin, pinayos lang kasi nahirapan kaming maghanap nitong transistor niya, mga leak at saka sunog. So hinanap ko siya dito Davao City na posibleng may binibentang mga transistor na ito. So hindi ko siya nakita kasi sabi nila bago din daw itong number na to, may inulit lang. Minsan yung natanong ko yung isang seller or shop, binago daw yung last number. Hindi ko naman tinry na gamitin yung unang labas ng transistor na to kasi mas maganda talaga yung stock niya. So ayan, umorder ako sa Shopee. Una, nung search ko sa Lazada is mahal. Isa lang din. So, ito sa Shopee, I think nasa 5 pieces or 3 pieces ito. So, yung isa, nasa 485. Ang number niya is 50T65FD1. So, yan. Nasa 485 lang siya. So, nabayaran ko is 555. At saka itong isang number na to is 2 pieces SFA70UP20DN. So price niya is 319 at ang nabayaran ko lahat is 389. Yan. So from Logistic Shorting Hub Shenzhen Changzhou Industrial Parts of China. So inintay ko pa siya. So yan. Tatry natin siya, sana nga gumana yung replacement na to. Kasi ito yung original niya. Actually apat to, tagdalawang sa isang number dalawa sila. So sa isang welding machine apat. So yung nasira is tatlo, sabi ng may-ari, palitan na lang lahat kasi yung isang good pa may reading na. So kaunti na lang din lifespan nun. So yan, kukunin natin yung welding machine. Ito guys is merong supply pero hindi na siya nagsispark. So iba kasi din yung supply na pinagkunan sa power at saka dun sa output ng kuryente para makapawelding tayo. Ayan siya. Ayan. So, ito yung part na sunog. Saan na ba yun? Ayan. Sa dalawa, tatlo, apat. Yan yung isang good pa. Papalitan na lang din daw natin yan para maging bago lahat yung apat. So, yan. Meron yung, again, uulitin ko, meron siyang supply. May lumalabas din siya na ammeter at saka voltage dito. Kaso, hindi na siya nag-spark. So, unan nyo munang gagawin. Kung marunong naman kayo sa tester, check nyo muna yung continuity ng cable natin. Yan, end at bawat end dapat meron siyang continuity. Baka putol, baka lang kasi putol yung sa loob, sunog na yung copper. Kasali na din yung ground. Yan, testiran nyo, baka may putol. Kung wala, buksan nyo sa loob. Ayan, papakita ko sa inyo yung sira. Ayan, so sabog. Ayan. So okay, bago natin siya aayusin, yan yung heatsink. Ito yung heatsink sa dalawa. Ayan. Bago natin siya ayusin, i-unbox muna natin or bubuksan muna natin yung order natin galing China. Ayan. So again guys, Ricky Newton nga pala sa YouTube. So nag-aayusan yung mga gadget, motorcycle, at sasakyan. So ayan. Bubuksan muna natin to. Kasi yung order ko dapat dito is taglilimang piraso bawat isang number. So hindi kasi nakalagay dito kung lima nga, kasi yung isa nakalagay lang is 2 pieces. Ayan, 2 pieces lang. Ayan, 2 pieces SFA70UP20DN. So ito yung una natin bubuksan. Mura lang din kasi sa Shopee.
Kaya dun, kaya nga natagalan kaming umorder kasi mahirap hanapin at saka sa Shopee lang ako nakakita ng mas pura. Kasi sa Lazada mahal eh. Lazada kasi ako dati since 2017. So ngayon, lumipat na ako sa Shopee. So yun, 5 nga. Thank God, 5 nga yung na-deliver nila. Kasi yung in-order ko sa description is 5. Ayan. Ito yung number na 50T65FD1. Ayan. So 5 din. Ayan. Para may reserva tayo. Kasi alam mo na yung inverter overuse. Minsan yung iba hindi na nagtitrip kung saan nasusunog yung electronic parts niya. Iba pa rin yung branded kasi kusa siyang nagtitrip means relax muna bago siya gamitin ulit. Eh ito, wala akong nakitang relay na kusa siyang papatay kapag overheat. So mas mabuti na din yung umorder tayo dito na tagdilima. So gagamitin natin yung dalawa-dalawa. So mayroon pa tayong spare na tatlo-tatlo. So okay, ngayon i-install natin siya dito. Madali lang naman to. Siguro, tignan nyo itong tutorial na to, marunong din kayong mag-repair o maghinang. Kasi gagamitan natin siya na soldering iron at saka ididikit na natin dito. So, pause ko lang muna. Okay. So, yan na guys. Nalagay ko na yung dalawa. So, dalawa na lang yung kulang dito. So, kung paano ko siya in-install, kasi mahirap talaga siya kapag may soldering lead dyan sa baba. Kahit gagamit tayo itong noong tawag ko hindi kasi kung gumagamit itong vacuum ng soldering lead. So ang ginawa ko is ito, iinitin ko siya sa baba tapos tutusukin ko nito tapos papalamigin ko muna tsaka ko iikutin. So try ko ipakita. Ayan. So ito sa gitna. Tusukin muna natin siya. Ayan. Saka iinitin natin sa likod. Ayan, palamigin muna natin tapos iikutin. Tapos ayun, may butas na siya. So, ganun lang din yung gagawin nyo sa iba pang parts na lalagyanan ng transistor. Kasi mahirap talaga tanggalin yung soldering lead. Kanya-kanya ang diskarte lang po. So, pause ko lang muna. Install ko muna lang yung install ko lang muna yung dalawa. Tapos, install natin maya sa case kung gagana na siya. Okay. So, okay. Yan na siya guys. Tapos na natin ma-install lahat ng transistor na sila. So, ito yung kanyang luma. Try natin siyang i-plug in sa AC kung okay na ba siya. So, off na natin yung naka-off yung switch. Then, saksak natin siya sa AC. Then, on. Ayan. So gumagana na yung kanyang 7 segments na ilaw, ammeter at saka voltage. So ayan. Kasi ako kabisado gumamit nitong welding machine na to. So adjust tayo sa voltage, babaan natin siya ng ayan, for example 24, tapos hot, arc, current. So try natin siya sa baba kung gumana na yung kanyang penetration or pag-weld. So pause muna natin. So okay, try na natin siya guys. So kailangan suot natin yung ating safety goggles. Try natin ito dito sa ating deform bar na bakal. So plug in muna natin siya.
then turn on. So again, hindi ako kabisado dito sa inverter na to. Tara lang natin siya sa voltage na 24. O taasan natin ng konti. Ayun, max na pala siya. Yan yung max niya. So reduce tayo konti. Lagay natin sa 20. So check na natin. Yun. Yan, gumana nga siya, guys. Ayan. Kasi ako welder, nag-aayos lang ako. Yan. Yan. Effective yung pinalit natin na spare parts galing Shopee. So 5 pieces po yun bawat number yung in order ko. Yun na yung price, 555 at saka 300 plus. Yan, sulit po. Ayan. So maraming salamat sa panonood, guys. Sana may natutunan ulit kayo dito sa video tutorial ko na to. Again, it's Elkin Neutron sa YouTube. Kung may mga tanong kayo, pwede kayo mag-message sa Facebook Alcibar Ricky the Second. Dalawang ay po sa huli. Again, Alcibar Ricky the Second. Dalawang ay po sa huli. Mag-message or mag-send lang kayo ng picture para maalalayan ko kayo sa mga tanong ninyo or issue ng mga ipapaayos nyo. Okay, maraming salamat. Again, please don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, Ricky Neutron sa YouTube. Maraming salamat.